At ayun na nga guys, ano, may dumating tayo mga stocks. So kung di ako nagkakamali dito, ano to, yung ating mga drinker na malalaki, yung mga 5 liters. Ito yata yun, magaan yun eh. O ito magaan nga oh. O ay, ito pala, ito yung mas magaan. Tsaka yung mga auto feeder natin na clear, ito yun. Hindi ko lang alam kung saan dyan. Tapos meron din tayo mga nest bowl. Dahil breeding season na ngayon, ayan, umorder tayo ng stock. Sa mga naghihintay, sa mga naka-wishlist, eto na, mai-add to cart nyo na yan. Kaya pagka nakita nyo yung wishlist, meaning to say, wala na siyang stocks. So, eto na guys, meron na. At saka yung ating mga nest mat, kumbaga yung partner ng ating, ang tawag dyan, nest bowl. So, ayan guys, ano, mamaya i-unbox natin yan. At saka shoutout din natin yung mga bumili via LBC. So, kaninang alas 12, natapos yung service ni Papa. Nailagay na siya sa kanyang huling hantungan doon sa Providence Memorial. Ayan, salamat sa Diyos sa lahat ng nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa aming pamilya, sa aming Papa Francisco Barcon. Pinagpahinga na siya. Ayan, salamat sa Diyos at nakaraos na rin, ano. So, mamaya ulit guys, unbox natin sila. Let's go! So, yun nga guys, update tayo sa mga ibo natin dito. Eto, pansinin nyo, nang itlog na. O, ayan, dalawa na yata yung itlog niya, no. 27-29 yung itlog niyan. Bubuhayin natin yan sila. So, isa na lang yung anak nila, guys. Kasi, kinal ko yung isa. Bukas ang pusod. Ayan. Pag bukas ang pusod, yung parang hindi siya na ano, parang may parang sugat. Ayan, hindi ko na binubuhay yun. Kasi, hindi rin siya lalaking matino. Ayan. Ito, malalaki na, guys. Pangwalay na, oh. O, ayan. So, mangingitlog na rin yan, guys. So, gagawin ko dyan. Pag nangitlog yan at sumabay dito sa mga susunod na mga itlog nito, eh, papayayanin natin din yan. Kung baga, magiging yaya rin yan. Kasi may mga anak na yan dyan, eh. May mga anak na yung McNegra lines natin, eh. So, ito, pinagugulang ko pa bago natin i-viewing. Ayun, oh, ganda na nila, oh. So, silipin naman natin yung ginagawa ating bullcock system. So, ito nga guys, ano, binoo, nilipat ko na rito yung, ito yung magiging pares talaga nila. Ayan. So, kung mapapansin nyo, binabara ko siya maigi niya, no? Tignan nyo. O, yan. So, itong ating pairing na to, ito yung ating Jansen Arendong. Full sibling na first overall winner ni Idol Nilo Dizon. O, ito naman si Stitch Lola. O, so, dati, ang pares niya, yung nandoon, sino ba yun? Si Dennis Palma rin line, Dennis Palma line din. Kambal ni Bulak, so ito yung pares niya. So, 3 days magkasama sila. So, matik, yung similya nito nandoon na sa katawan nung hen. So, pagka, yan na nga, matik, pagka 3 days, meron na siyang similya. Kasi, siyempre, nakastahan na nito ng 3 araw na sunod-sunod. So, ang pondo niya, nandito na. Meron na siyang pondong, tawag dyan, similya. So, mabubuo na yung itlog nila sa loob ng katawan ng hen. Tapos, eto, binabara ko siya maigi niyan. So, mamayang gabi, pag matulog, ililipat ko rin siya ulit dun. Okay? Ibig sabihin, hindi sila makakapagkastam, pero nagpe-pairing na rin sila. So, once na pang fifth day, mga kalapatids, tatanggalin na natin to at sila na ang magpapares. So, ang diskarte na yan is natutunan ko kay Brother Kiko ng KND Probiotics. So, yung kanyang NMAX winner, pinarami niya, binulkak system niya. Ayan. So, kaya binulkak system ko to, ito naman. Ito yung ibon ni Idol Kambal ni Bulak, Dennis Palma, lagi ito meron sa aming ano, produce na nagde-derby at saka maganda pinapakita. Ayan. So, nakaraan taon din, meron din kaming produce dyan. Tsaka yung superset winner namin noong nakaraan, ito rin yung tatay. Kaya, pag maganda yung cock, maganda yung kanyang produce, yun yung pararamihin natin. Iko-cross natin sa maraming hen para mas mabilis natin makuha yung perfect pair. Kumbaga yung ano, golden pair. Ayan. So, ito naman, yung isa pa nating ginawang bull cock, kung tawagin. Ito naman yung Peter C. Mi brother boy Gaa. O, yan o. So, ito naman, nag-produce ng PIP overall champion kay brother Randy Soberano, kung di ako nakakamali, sa Tacloban. So, unang anak niya sa akin, ayan, napanalo yata ni ano yun, ni brother Ray o brother Randy sa, o binili niya sa akin, pa Sing Sing.
Basta hindi ko maalala, pero yun yung nabigay ko sa kanyang ibon, nagtaklobang agad sa kanya. Kaya ito, paparamihin natin to, bulkak din siya. So dalawa muna yung bulkak natin. Ayan, so papalitan ko ng mga babae yan. Ayan, pero tatapusin ko muna tong session nito. Ayan, so ito naman sa baba, yung pinaris ko naman dito sa Petersen natin. Ito naman yung Biberman Bellucci, ibon ni Brother Enan. Ito naman producer ko ng 30 second overall si Blue Bar. Ayun si Blue Bar, nakasalang pa nga si Blue Bar, oh. Ayun oh. Yan si Blue Bar, guys. Ayan oh. Santa Ana yan. Number ano yata Santa Ana, 18 yata o 17. Last ano yan, 2020. Ayan. So nakabreed din siya, pero yaya siya, yaya lang siya ngayon diyan nung ibon ni Brad Totoy. So ito, excited ako rito kasi itong pinaris ko sa kanya. So gaya nga ng sabi ko, sila muna magyayaya. O hindi man magyayaya, sila yung maghahawak ng egg. Na ang kapare sa kanya yung Peter. So mag-i-egg yan, sila maglilimlim. Tapos noon, second class nila, bali sila na mag-asawa. So ang pares niya, si Daddy Pencil, kung tawagin. So naalala niyo si Daddy Pencil, 2 times matnog to. Laging cancel ang race nito. Tapos nung huling nalaban natin siya, nasa malpok siya, nawasak yung dibdib niya. Pero ngayon para na siyang ano, saktong-sakto naman namatay yung tatay nito. O yeah, kaya ngayon siya na nga pumalit sa tatay niya. Eh may sticker pa nga yan, oh. Umuwi yan, guys, ano, bumabagyo, umuulan, wasak yung dibdib niya. Tapos yung tatay niya sakto namatay, sakto na ginawa ko na lang siyang stockbird. Ang pares niya dati, Basra Pringles. Ayan. Basra Pringles yung pinaris ko diyan dati. So ganun din, same procedure, ito rin. Mamayang gabi, bago matulog, ibabalik ko siya doon para makastaan siya ng makastaan. Tapos sa araw naman, sila magkapares. So, fourth day bukas, o third day ngayon, bukas fourth day, hanggang fifth day natin sila bago natin sila pagsamahin. Para at least sila naman ang mag-aanohan, magbabanatan. Tapos mag-a-assemble ulit tayo ng dalawang hen para naman ulit dito sa ating bulkak. Ibubulkak ulit natin to. So mga naka-standby lang yung cock natin. Marami tayong naka-standby na cock. Ayan. Ito naman, pinagpares ko kahapon. Ito yung inbreed natin na Murado Beckart Cross Hoyman. So magkapatid yan, guys. So gagawin ko lang muna ding yaya yan. O, gagawin ko muna ding yaya yan. Kasi may pinagpares ako dito. Asa na ba yun? Ay, wala pa pala. Ayun. Hindi, yun na magkapares eh. Saan ba yung pinagpares ko? May pinagpares ako dito eh. Ah, wala pala. Bubuhayan ko pala to ng anak. Tama, hindi ko pala siya... Ano, hindi ko pala siya gagamitin yaya. Ito pala, ibubuhayan ko ng anak. Sila muna. Kasi pinong nauna ko itong pinagpares, yung bagong kuha ko sa kanila, hindi sila nag-itlog. So, kailangan mapatunayan natin na walang problema yung hen. Kasi pag gumamit tayo ng hen, dapat proven yung hen. Hindi dapat siya madelay kasi meron akong ano eh. Parang standard eh. Yung standard ko sa hen, dapat mangitlog siya within 10 days. Pag pinagsama mo siya within 10 days, dapat magitlog siya ng kahit isa lang. Kahit yung pangalawa niya pang 12 days. Pero pagka nagitlog siya ng pang 11, parang may problema yon. So hindi ako kampante sa ganong sistema. Normally 6 days pa lang nag-iitlog din. Minsan pa nga pag maganda na talaga, 4 days pa lang may itlog na sila. So pagka umabot ng 10 days, hindi na ako kagad masyadong masaya doon. Kailangan pasok lang sa 10 days maximum yung unang itlog. Kumbaga yun yung standard natin. So ito yung anak nung ano natin, oh. Ilalaban ko pa rin to, guys. Anak ni second overall. Ito yung kauna-unahan kong trophy na malaki. Second overall champion UCFC 2019, Masbate, 8th place. Tapos ano siya, second overall champion UCFC 2019. Ang pinares ko naman sa kanya, yung gift bird sa atin ni Idol, ano, Gilik Bukid, Cartus Beckart. Cartus Beckart yan, Pogi. Idol Pogi Banuit, shoutout sa'yo Idol Pogi Banuit. O yan. O ito, malalaki na rin to. O ito yung ating inbreed, eh, maglolo, guys. Maglolo yan. O naglabas ng ano, Blue Bar. O parang slate pa nga to, naglabas ng slate, guys, oh. Lalaban ko to, guys. Oh, may kuto pa, oh. Ito naman, puti. So nawala yung puti ko na isa. Pasaway, yung isa nakauwi, yung isa hindi.
Baka mahina yung homing nun ah. O baka natakma lang. Yung kapatid niya nakauwi eh. Yung isa lang ang nawawala eh. So abangan nyo yung breeding natin guys. Tuloy-tuloy na tayo. Siguro ang bull cock natin, maghanap pa ako ng isang matinditinding cock na bull cock para medyo tatlo na yung bull cock natin. Baka kasi ito wala pa itong mga patutuo eh. Baka ito yung bull cock ko din itong Debrient. Ito si Debrient guys. Ito line mismo ng first overall champion Yamaha Aerox winner ni Idol Ian Aldus Ian Crudo. So yung line nito napaanak ko na, napasingsing ni brother palimutan ko yung pangalan niya. Nanalo siya sa MMFC. Ayan, 9th overall champion tsaka super set partaker. Umabot ng halos 300k tinamaan nila. So bala ko din gamitin to sa bull cock. Ayan. Paramihin natin para mapabilis natin yung sistema niyan. Oh, ito naman. Kung naalala nyo, ito yung tatay at nanay ni Opal. Oh, yan oh. Tatay at nanay ni Opal magkaparis na. So, ito yung tinatawag nating nag-produce na sila ng first overall champion Panray. So, sila na lang yung pagpaparisin ko. Hindi ko na siya ibubull cock. So, paparamihin ko na lang yung kanilang mga anak. So, pagka itlog niyan, sinabay ko siya dito. Ayan. So, sinabay ko siya dito. Magiging yaya lang muna to. Jelema cross Alphonse. Jelema cross Alphonse. Magiging yaya lang muna sila. Pero yung second class, sila naman ang mag-ano. Ayun, naalala ko na, oh. Kaya pala ako, nag-pairing ng, ng Beckhart. So, magiging yaya pala yung Beckhart Murado na yon. Ito pala ang pa-priority ko. Oh, ito. Black Eagle pairing. Black Eagle ni Amigo. Oh, yan, oh. Yung full sibling ni Quattro. Oh, yan, oh. Papakita ang gilas, oh. Tapos yung gift, yung pasingsing ko naman kay Idol Night Slope, Jojo Mirano, brother. O yan, pinagparis ko na. Ito talaga yung dapat kong pagparisin dati pa, pero sinubukan ko muna to sa iba. Pinatunayan ko lang na mag-iitlog siya. Yan, so kayo ito na talaga yung totoong pairing. Ito na yung pararamihin ko kahit apat na piraso na ibon. So, dalawang clutch. So, unang clutch, papayaya ko dun sa mga Beckhart Murado na yon. Pangalawang clutch sila naman. So, bali sa isang season, apat yung ibo nila. Apat yung anak nila. So, tingnan natin guys kung ano to, kung papadamihin ko pa ng at least dalawa pa, bali anim. Kasi, mas maganda kasi marami sa isang season yung bloodline para at least, kung mawala man yung dalawa, meron pa rin. At least ganun. Sabi nga ni Idol Dennis Palma, at least walong piraso ng ibon. So, ito naman pala guys, naalala ko din na sumali tayo sa auction for Akos naman. Doon sa isa nating kalapatids. So, baka naman suportahan nyo naman yung ating kalapatids na nangangailangan din. Ito, ibon mismo to ni Idol Dale Tungol. Nakasalang to, 1,000 lang. Ewan ko lang kung nag-bid na. So, Japan, Alberta, cross Pakitongo, hole 38 yung bloodline nito. Direct Dale Tungol, PHA. Oh, stockbird niya to. Alam ko to, yung panahon to, 2019. Nagkukolekta rin ako ng mga auction bird. Ako yung panahon na yun, ako yung namimili ng doon ako kumukuha ng mga ibon. Ayan, kaya solid tong bloodline. Ito, nag-produce na rin sa akin to guys. Yung mabilis ko na third overall pan race, sprint race dito galing sa line nito ni Japan. So, yun nga. Kaya 1,000 lang ang starting bid niyan, pero hindi ko na pa nakikita yung bidding kung may nagbid na, kaya suportahan nyo guys. Alam ko, shinare ko na yun eh. Kaya join na lang kayo. Pilipinas, extreme ano yata yun. Basta ganun. Ayan, hanapin nyo lang yung post ko, nandun siya. Ayan o, gandang ibon niyan guys. Oh. Eh, picture ako niyan eh. Ayaw lang mag-focus eh. Ayan. So ganun guys, abangan nyo na lang yung ating mga susunod. Ito kay Idol Rene Umadhay oh. Hindi ko ito masyadong susubukan eh. Oh. Tommy De Vera Bloodline. Etong kulay white light na to. Gift bird naman sa akin to ni brother Rene Umadhay. At saka itong ating Basra Makarta. So, bala ko sana i-bull cock to. Pero dahil wala pa siyang patutuo sa akin, gagamitin ko lang muna siyang katulad nung pangyaya natin. Yaya muna siya sa first class, pero second class, yung pares niya, mag-aanak din sila nun. So, abangan nyo yung magiging mga pairing natin guys. Ano? At saka sana swertein tayo sa breeding natin. Sana mag-click yung mga ginagawa nating pairing. Ayan. So, madami na akong ibon na nakasalang dun sa acting auction Puracos. Kaya baka hindi na ako maglabas ng ibon.
Ayan, so 25 pieces na yun. Sana supportahan nyo. Punta lang kayo sa Champion. Sana adjustable. Doon kayo mag-join para at least makapag-bid kayo. Meron doon mga ibon, 1.5 lang. Mag-bid na sana kayo doon. Sana lahat ng ibon is ma-out. Para tulong na rin yun sa pamilya namin na, yun nga, ayun, nawala si Papa. At paano ka, bawas-bawas sa gastusin. Ito, ang gandang ibon ito. Idol Nelson Chua. Ito, napakaganda ng ibon mo talaga. Yan, oh, yan, oh, yung barako na yan. Sobrang ganda yan. Oh. Siyempre, maganda rin yung hen. So, target namin, mapadulo namin yung mga bloodline. Kahit manalo ng fundraise, eh, gusto namin, ito paano, eh, dumulo yung mga ibon. So, tinigil ko lang si Opal kasi, ano siya, kumbaga, nagbutas ka agad. Kinapos siya. So, tingnan natin sa susunod na pagkakataon kung yung bloodline niya is talagang mabilis lang sa 200 to 300 lang. Pag gumabot na ng 300, bumabagal na. Nagkakatop na. Umuwi naman kaso nagkakatop. O baka sa sistema ko lang din, baka kinakapos sila. So, trial and error lang kayo guys. Kumbaga, subok-subok lang hanggang sa makamit natin ang tagumpay. So, I think dito na tatapusin ang ating video for today. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, eh, subscribe ko na yan. Like, share, comment, kapatid. And as always, ingatan na tayo ng Panginoon. Baba you! Shoutout nga pala sa lahat ng mga donors natin na tumulong sa aming pamilya, nagbigay ng kanilang mga ibon para sa ating auction for a cause, para sa aking papa na pinagpahinga na. Let's go!